僕がスパーリングして感じたことは、まずはパンチ力はすごいある方だと思いました。フェザー級の僕が強いと感じるので、バンタム級ではかなりある方だと思います。質的にはかなり硬いパンチでした。Mga kapenyo, tirahin na natin ito, may init na isyo ngayon. Pasok, intro! Heyo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Good morning sa inyong lahat. Sparring partner dati ni Utol Jarrell Casimero, nagsalita na nga at sinabing malakas talaga etong si Jarrell Casimero, at pinag-iingat nga etong si Naoya Inoue, dahil pag tinamaan nga raw ng suntok ni Casimero itong si Naoya Inoue, sigurado pwedeng bumagsak etong si Naoya Inoue dahil nga raw sa tigas at lakas ng suntok neto ni Utol Jarrell Casimero. At hindi na ako magtataka mga kapenyo, hindi naman siguro maaabot no ni Utol Jarrell Casimero ang 3-time world champion kung hindi talaga malakas etong si Utol Jarrell Casimero. At kita naman natin sa mga naging laban noon ni Utol Jarrell Casimero na talagang nag-knockout nga ito ng mga kalaban. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin ito nga mainit na mensahe ng dating ka-sparring partner ni Jarrell Casimero. Ito nga mga kapenyo, no, ang unang sabi niya rito, ang naramdaman ko sa pagkatapos ng sparring namin ni Casimero. Sparring gusto, kanita ko to. Una, masasabi ko sa tingin ko, yung lakas ng suntok niya, nakakamangha. So yan mga kapenyo, no, dito pa lang sa umpisang entrada pa lang ng dating ka-sparring partner ni Utol Jarrell Casimero, namamangha nga daw siya sa mga suntok neto ni Utol. Maza, panchiro ko sugoi aru ko da to omoimashita. Fiza Q no. Ito pa yung pangalawang sabi niya, kahit ako na featherweight, ramdam ko ang lakas na suntok niya. Sa tingin ko, lalo na sa bantamweight, no? So yun nga, yung class nila Naoya Inoue, mas lalo daw, no? Na mas malakas siguro etong si Jarrell Casimero pag doon pa sila naglaban neto ni Naoya Inoue. Boku ga tsuyoi to kanjiru node, bantam kyu de wa kanari aru hou da to omoimasu. Yan, sabi rin niya dito, ang kalidad ng mga suntok niya ay napakatigas. So ibig sabihin, malakas talaga etong si Utol Jarrell Casimero, at naniniwala tayo dyan. Kaya nga natin iniidolo etong si Jarrell Casimero, at umaasa tayo na siya lang ang makakatalo dito kay Naoya Inoue. Shitsukini wa kanari katai panchi deshita. At saka ang mga galaw niya ay laging nagbabago. Oh, okay. So may mga ano sila, no? Plan A, plan B, plan C. Kumbaga, yan yung sinasabi, no? Naalala ko yung na-interview nga etong si Nonoy Neri. Nabanggit nga niya doon na kailangan nga raw ni Utol Jarrell Casimero ng mga decoy, hindi yung puro sugod lang. So eto yung sinasabi ng dating ka-partner or dating ka-sparring neto ni Jarrell Casimero, na talagang paiba-iba nga raw, no? Yung fighting style nito. Ato wa saisho hensoku-teki na ugoki toka de yari nikusa wa attan desu ka? Pero sa tingin ko naman, maganda ang pinakita ko. Ikai wa zenzen yareta kana to omoimasu. Noong mga pangatlo o pang-apat na beses na nag-spar kami, naka-schedule sana yon na round 8 ng sparring. 3回目 ka 4回目 no spar na toki ni 本当は8ラウンドやる予定だったんですけど、5ラウンド。 Pero sa mga ikalimang round, noong tinamaan ko siya ng malakas sa tiyan, bigla siyang umalis. Ah, okay. So parang sinasabi dito ng dating ka-sparring, no, na ito ni Utol Jarrell Casimero, na may kahinaan, no, itong si Utol Jarrell sa katawan, no, sa body shot. 3度目ぐらいにボディが聞き出して、なんか途中で帰っていったんで。 Hindi kami nag-spar ni Inoue, pero sa mga nakita ko, kung gagawin ni Inoue ang lagi niyang ginagawa, mananalo siya via knockout. Alam naman natin, no, yung style din ni Naoya Inoue, minsan nagbobodega siya, tumitira siya sa body shot, tsaka siya babanat sa ulo. So minsan ganun yung style ni Naoya Inoue, pagkatapos niya mag-in and out, papasok siya, titirahin ka niya sa chan, lalabas siya, papasok siya ulit, titirahin ka naman niya sa ulo. So kung yun nga daw ang gagawing style ni Naoya Inoue, malaki daw ang pag-asa niya na ma-knock out, no, si Utol Jarrell Casimero. Kung Inoue 選手 to
手合わせ したことはないんですけど、まあ普通にやったら見てる限りでは井上選手が KO で勝つと思います。Pero kailangan niya na mag-ingat dahil si Casimero, normal lang kay Casimero na sumuntok kahit tumunog na ang bell. So parang sinasabi dito ng dating ka-sparring nga neto ni Jarrell Casimero na talagang pag-ingatan niya dahil hindi siya pwedeng kumpiyansa dito kay Jarrell Casimero dahil anytime, no? Anytime, eh pwede siyang matamaan, no? Neto ni Utol Casimero. Yan nga yung sinasabi ko, mga kapenyo, kasi kay Tapales, no? More on defensive si Tapales. No, kumbaga, depensa-depensa lang siya. Unlike kay Utol Jarrell Casimero kasi, mga kapenyo, attacker siya, talagang pumapasok siya. Wala siyang pakialam na makipagpalitan ng mukha, makipagpalitan ng suntok, no? Kahit alam niya na malakas din siya na Oya Inoue, eh, sasabayan talaga ni Utol Casimero to, maniwala kayo. ただ Casimero 選手はゴングが鳴った後とかにパンチを普通に打ってきたりするんで、kung hindi siya madadala sa magaslaw na laro na iyon, likas siyang mananalo. So parang ibig sabihin dito ng Hapon, no, na naka-sparring nga neto ni Jarrell, na kung hindi niya talaga magagawa yon, no, yung mga body shot para kay Jarrell, eh hindi siya mananalo talaga kay Utol Jarrell Casimero, at talagang pwede siya bumagsak talaga kay Utol. Baksan Jarrell na kereba hanto futsuni at sinabi pa dito ng Hapon, kung lalabanan ko si Casimero, kung ipapakita ko ang kahinaan ko, magkakaroon siya ng momentum at lalapit siya sa akin. So totoo naman talaga yung, mga kapenyo, ang isang boksingero kasi pag naamoy na nila, no, na parang napanghinaan ka o parang nasaktan ka, eh talagang susunod-sunurin ka na niyan, bubugbugin ka talaga niyan hanggang sa bumagsak ka. Kasi yan talaga yung hinahangad ng mga boksingero, yung mapabagsak ka, yung ma-knockout ka, kasi para mas gumanda yung kanilang kartada o kanilang record. At sinabi pa dito ng Hapon, so habang iniingatan ko ang sarili ko na matamaan ng mga suntok niya. So yan, kumbaga, pinakita rin niya na talagang hindi siya nanghihina at talagang nilabanan niya ng man to man eto si Utol Jarrell Casimero, at hindi nga raw niya ipinakita, no, na humihina na siya kahit na alam niya na malakas talaga eto si Jarrell Casimero. Kung ako si Casimero 選手と試合をするとしたら、まあ、弱気を見せるとすごい勢いづいて前に出てくると思うので、まあ、パンチに気をつけながら最初。Sabi pa niya dito, sa simula pa lang ay dinidiinan ko na siya at tinututukan ang tiyan niya. Ah, okay. So nag-focus talaga siya sa tiyan neto ni Utol Jarrell Casimero, no, para nga malaman niya, no, kung babagsak eto si Utol Jarrell dito sa body shot nga na ginagawa ng dati niyang ka-sparring, no. Pero talagang sadyang matibay, no, eto si Utol. Kaya etong ka-sparring ni Jarrell na Hapon, eh talagang bumilib, no, dito kay Jarrell, dahil talagang madiin nga raw ang mga suntok nito at patigas. So からプレスをかけてボディを中心に組み立てて戦いますね。また、ngunit sa tingin ko ay babaguhin ni Casimero ang kanyang fight stance sa kanan pakaliwa. So yan, mga kapenyo, no, nag-iiba-iba talaga ng fighting style etong si ano, no, si Jarrell Casimero. Kaya naman talagang hinahangaan ng karamihan etong si Utol. Kaya nga naging 3-time world champion yan, eh, 'di ba? Dahil talagang alam din niya yung kanyang gagawin, no, lalo na pagka na-corner din siya. Alam din niya kung paano siya lalabas. ただ右と左では Casimero 選手も戦い方を変えてくると思うので、まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、スパーリングしたことある選手。Bilang isang boksingero na nakipag-sparring kay Casimero, inaabangan ko talaga ito. So maski nga itong naging ka-sparring, no, neto ni Utol Jarrell Casimero, eh inaabangan na rin ang laban ng Naoya Inoue versus Utol Jarrell Casimero. Kung kayo nga tatanungin ko, mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa naging komento ng dating ka-sparring partner ni Jarrell Casimero? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, mga kapenyo, at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat, mga kapenyo, at kita kasi lang tayo sa susunod kong reaction video. Jingle bells ringing in my ear, jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town, watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight, he climbs down the chimney at the speed of light while we're
dancing around the Christmas tree, hugging and kissing.